Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang pa-purple na OB menopausal destruction look sa inyong lahat. Mula dito sa Doha, Qatar, init kaayo sa tanghaling tapat mga karagarag, buwis buhay si Kuragan. Para makipag-deliver lang ako sa inyo ng mga latest na mga pa-issue ngayon at pa-chismis sa social media na nagtaasan ang kilay ng mga ibang supporter din ni Celeste Cortese at iba mga beauty pageant lover dahil sa bagong hanas ng ating mga kapitbahay sa Milky Way Black Hole at sa taga Bitsi na kung saan sa isang event ni Celeste Cortese na nagsuot lang siya ng simpleng blue dress na in-screenshot ng mga tabaghak ng daggo at yun na, ginawa nilang katatawanan na expectation versus reality daw ang pambato ng Pilipinas. Maganda lang daw sa picture pero in real daw na event, nako, copycat daw sa katawan ni Angeli Ann Kemes, Kemes Thailand, di ba? Yang hiya naman kami sa inyo. Huy, papuyo mo, huy, panamin mo mga kanahanan mong daggo. Tapos, sinabihan pa si Celeste na fit versus fat. Uy, yung kandidata ninyo, hindi pa natapos yung under construction. Abunado pa nga ang mga photoshoot, mga edited ba, para magbukhang ano din, maganda di ba? Kaya huwag kayong manghanas at huwag niyong masyadong laitin yung pambato namin dahil yung pambato ninyo kailangan pa talagang i-develop sa DPWH sa Pilipinas. Kagigiloy. Ayaw, spread kindness daw tayo, pero paano nga na ba tayo makapag-spread kindness kung itong mga to is todo rin ba na kay Celeste Cortese, di ba? Bilang supporter ka ni Celeste Cortese, masasaktan ka talaga sa kanilang pambuburaot ba sa kanilang pagiging ugaling kanal. Ugaling kanal man tayong mga Pilipino din, pero marunong naman tayong kailangan ba talaga? Kasi kung tayo yung uunahan, ako, mas burautin din natin sila ng todo ba? Kaso nga lang, yun nga, yun lang yung mga siguro wa siguro ni sila kapamahaw, hindi sila nakapag-almusal, hindi sila nakapanghanglian o nakapaghapunan, kaya kung makabanat sila, kulang sila sa baksin. 'Di ba? At kung itatabi naman talaga yung kandidata nila kay Celeste Cortese, da uy, panamin mo kanako, anbi pinawampor, kay layo-layo ra jud kaayo sa biyahe. Kulang pa jud, kailangan pa jud i-improve sa Secretary of Department of sige, meaning sa DPWH, Department of Work and Highways. Binugo na po ka, Kuragan. Diba? So, yun ang mga karagarag. Sinabi kasi ng sa kakilala ko sa Instagram, Kuragan, ano yung magiging reaction mo sa latest banat nila kay Celeste Cortese na tinawag na mataba daw? Ikaw kinumpara nila sa kandidata nila. Mauna to dyan ako mauras yun. Hindi pa tapos yung under construction ng kandidata nila. Kaya wag muna sila manlait sa pambato natin. Dahil yung pambato natin, wana juday, wana juday usbuhon sa dagway. Gwapa na gud siya. Kung yung ipinagmamalaki nila yung communication skills lang, nako, ambot lang jud. Daghan pang ano, mas makuda sa kandidata nila. Ano ba? Oh, kaigang. Diha na mo mga karag-karag kay disod na makapamalikas ta ba sa kalagot. Mga ugaling tanal na akala mo naman ang layo na ng narating nila sa ano ba, international pageant na nakasungkit nga lang sila ng mga minor na corona. Kung umasta, akala mo mga powerhouse na. Powerhouse sa inyong mga kuano yung lubot. Oy. Kanahan mong daggo, diha na mo. Bye-bye mga karag-karag. Ano yung masasabi ninyo? Mag-ingay tayo sa comment section. Bakit nga ba mas mainit yung dugo nila kay Celeste Cortese sa laban na to sa Miss Universe 2022. Kahit konting kibot lang or post lang ni Celeste Cortese, hahanapan talaga nilang mali. Tapos ngayon, mag-expectation versus reality sila na abang na lang tayo kung sino nga yung mailtukuyo or maligwak sa darating na Miss Universe 2022. And that's all for today mga karag-karag. See you in my next vlog.